be Halaya by Mami Jaja. Hello mga kamamshis! Good morning! So ngayon gagawa tayo ng ube halaya or tinatawag nating purple yam. So ang gagamitin lang nating ingredients, meron tayong 1 can of coconut milk, 1 can of ibab milk, any brand, and then 1 can of condensed milk, then 1 cup of sugar or depende kung gaano katamis yung gusto nyo. So madali lang to. So keep watching guys kung paano natin gawin yung ating ube halaya. So gagawin lang natin, mix lang natin lahat ng ating ingredients. Ilagay lang muna natin tong ating frozen purple yam or ube. Sa atin, fresh talaga yung ginagawang halaya kaya napakalasa. Turugin lang para hindi na mahirap maghalo. Coconut milk. Next, ibab milk. Next, yung ating white sugar natin. Sabi ko kanina is 1/2 cup. Oh, sorry, 1 cup. Pero ang gagawin lang natin ngayon is 1/2 cup. Kasi ayoko na masyadong marami sugar or ayoko ng patamis. Tama lang. So, after natin malagay yung mga ingredients, i-mix lang natin. Tapos, naka-low, medium heat lang ako. There it go. Kahalo-haloin lang natin ito hanggang maging medyo makunat na yung texture niya. Nakalimutan kong isama sa mga ingredients kanina. So, ito naman optional lang. Kung gusto nyo, pwede kayo mag-add, pwede din hindi. So, maglalagay tayo ng ube flavor para yung kulay niya, tsaka yung ube, yung pagka-ube. Ayan. Ma-add yung flavoring. Mix lang natin. Kailangan lagi nyong hahalo-haloin para hindi manikip yung ating ube. Maka-add lang ba ng ube yung dinagdag nating pangkulay tsaka flavoring? Kulay ube talaga siya, hindi yung parang light lang.
So, kailangan hahalu-haluin talaga natin siya para hindi siya manikit. Pero, oh, medyo ano na siya, sticky na. Kaya, kailangan lagi natin siya hahaluin. Kailangan yung apoy yun na mahina lang din para hindi manikit sa ilalim ng pan. See? Ito na yung ating ube. Talagang patience lang sa paghahalo. Kung gusto nyo maging makunat yung ating ube. Kasi masarap sa ube yung medyo makunat, diba? So, ayan. Form na siya into a ball. So, diba? Ganda na na shape niya. Kahirap lang talaga maghalo. So, kapag ka mahirap na siyang haluin, pwede na natin siyang hanguin. Ibig sabihin, makunat na siya. Ayan. So, mahirap na siyang haluin. Pwede na natin i-turn up yung stove. Then, ilagay na natin sa isang container. Dito na nilalagay yung ating ube. Lalagyan ko lang ng star margarine. Spatula para maplaten. Nut butter, star margarine. Pero pwede din naman butter. If wala kayong star margarine, pwede din butter. So just right. Yeah. Okay.
sa edge. Sabi na yung ating ube halaya by Mami Jaja.